Magandang araw mga boss. Andito naman kami sa aming trabaho. Boss Ray, ano bang gagawin natin ngayon? Mga boss, ang gagawin natin ngayon ay magtatap tayo ng mga copper tube sa bawat unit. Lahat ng communication wiring, lahat. Kaya samahan niyo lang kami, mga boss, para makita namin sa inyo kung paano ang pagtatap at paghihinang ng copper sa unit. Yan bang aircon na to, boss Ray? Ito ba? Yan ganyang aircon. Oh, kasi may tatap dyan eh. Lahat ng wiring. Okay. Boss Ray, paano ba i-install tong ano? Ceiling cassette na aircon na to? Hindi ko kasi yan eh. Kabisado eh. Yan. Halika. At itutulong ko sa iyo kung paano. Para maraming maayos. Itong copper tube na ito, ipiglag ito dito para ma-tap. Kailangan yan eh. Ganun lang pala yan, Boss Ray. Check mo nang maayos ha, baka may leak yan pag hindi magandang pagka-copper ano yan. Sige, ililig test ko na lang, Boss Ray. Tapos, sa drain line, yung drain line dito. Andyan ba yung drain line? Ayan, sana. Ito ba? Yung bang tubo na yan? Yan yung topic point. Nandito yung line. Right. Kailangan tatakbo yan kasi may pump dito yan eh. Nandito yung pump yan. Nandito yung ano, may pressure yan ha. Pag nag-drain yan, may pressure. Tatakbo dyan yung ano. Kailangan ano. Tapos, communication. Communication, Boss Ray. Communication wiring eh. Itatap na lang din, Boss Ray. Sige. Kailangan yun kasi pag hindi magandang pagkatap nun, mag-a-alarm lahat yan. Lahat ng unit yan, nagsama yan. Ayan o, yung wire na yun o, sa communication yun eh. Ito pala yan, Boss Ray. Itatap ko lang to. Yan. Oo. Ito yung communication. Magkaka-series kasi lahat yan eh. Oras na may nag-alarm na isa dyan, lahat yan, mag-a-alarm na yan. Kasi galing sa outdoor yan, mga 1:16 unit yan eh. Robot, pasok! BR, variable, refrigerant flow, kadalasan ginagamit sa industrial at commercial establishment. Ganyan pala yan, Boss Ray. Isang outdoor, 16 unit na ganyan, yung mga ano. Yan pala yung copper niya, no, Boss Ray. Yan. Diyan ko ba itatap yung drain line, Boss Ray? Dyan. Sa anong yan? Yan, ganyan, this type. Para ano. Tapos chikin mo lang yung mga ano ulit, ha? Kasi baka may naka-dismantling na mga power dyan, eh. Sige, Boss Ray. Lahat yan, no? Lahat yan. Pare-parehas yan, yung communication, no? Yan, yung communication. Ito, magulit ito. Saan bang i-ano dito? Pero okay na ito, nakahinang na ito eh. Yan, okay. Yan, tapos na yan. Gagayain ko na lang. Yan, ganito ang finish niyan. Yan, pag natapos ganyan yan, nakatap yung ganyang ano, yung naka-flare sa unit. Tapos nakahinang. Ito yung communication. Yan din susunod yan. Ibabalot lahat yan. Yan. Okay na? Sige, Boss Ray. Salamat ha. Okay. Ako nang bahala dyan. Ito po pala isang ceiling cassette type unit, pwedeng 1:1, 1:8, depende sa capacity po ng outdoor. Okay, ano ba yung mga gagamitin nating mga ano, tools at equipment? Ito mga gagamitin nating mga ano, kailangan na sa paghinang. Nasa ba naman ito? Walang... Ito, kailangan natin ito. Ilalagay lang natin ito para ikakabit natin. Para ito ang number one kailangan natin. Okay. Then, ayos. Rod. Kailangan din ito sa paghihinang, rod. Ito ang pinaka-importante para hindi magkaroon ng leak. Tika mo yung ano, isa unit. Ito, Boss Ray, yan. Yung tube cutter. Ito, cutter tube. Kailangan din ito para mabilis na pagputol, para malinis ang pagkakaputol. Subscribe na lang naman ating gagamitin sa susunod na iba. Sige, Boss Ray, kompleto naman siguro dito. Sige mga bossing, sisimulan natin. Panood din nyo kami kung paano ang paggawa-gawa ng lahat ng dapat natin kakabit. At ayan na nga po mga boss, pinatap na po natin ang unit sa main copper pipe papuntang outdoor gamit ang mop gas, torch at silverad.
siguraduhin kung nahinang po ng maigi para walang leak. At i-leak test pa naman po yan bago karga ng refrigerant. Tapos itap na natin ang unit gamit ang flaring tool. Ikabit ng mabuti ang flaring tool, ikpitan para maganda ang pagkaka-flare. Ikutin lang po na ikutin para bumuka yung copper. At pag sagad na, yun na po yung limitation, okay na po nun. Ayun, okay na. Idugtong na natin ang unit, atake natin ang copper at ipagdikitin na natin. Ayan. Yes, magandang pagkakalapat. Ayos na, check natin magandang pagkakagawa. Ayun, okay na. Ipa-check na ito kay Boss Ray. Tara. Boss Ray, tapos ko na. Tama ba itong ginawa ko, Boss Ray? Dinugtong ko na dito yung copper. Ayan, okay yan. Basta pag sa leak testing naman, makikita na yan kung may leak o wala. Gagamitan na lang natin ang chemical na pang testing natin. Test lang to, Boss Ray. Itong drain line na i-connect ko na rin, Boss Ray. Ayan, okay yan. Basta pag leak testing, tingnan natin lahat. Nabalutan ko na rin ng ng polyethylene tape. Tama yan, tama. Ganyan lang. Malalaman din natin yan kung ang quality niya ay maayos pag ngayong nag-leak testing tayo. Ayos na to, Boss Ray. Okay na yan. Ito, pakita natin sa kanila yung Sige. Ay mga boss, okay, tapos nung i-flare, mga dugtong na. Tapos ito, naka dugtong na rin sa drain pump. Okay, Boss Ray, tapos na tayo. Okay, natapos din natin ang pagtatap ng copper tube at drain pipeline. Sa next vlog, sa next video, tingnan niyo ulit kami. Salamat. Yeah.